The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwanosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Higit sa lahat sa aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor, good morning po. At sa mga kababayan namin sa buo, pulin niyo mga kapartners dito sa Pulso ng Bayan. Ayan, umpisan na natin, attorney. Ang ganap kahapon kung saan sumalang sa pagdinig ang SM9. Nako, alam niyo po talaga mga kababayan, ha? Ang nangyayari po ngayon sa SM9, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang merong tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SM9. Ang pinagbabawal po, sabi ng Korte Suprema, dun sa kaso na sinampa ni Frank Chavez, dating Solicitor General, no, ay hindi lang yung lantara na panunupil ng pananalita. Kahit anong bagay na matatakot o magdudulot ng pagkatakot para magsalita ang taong bayan ay pinagbabawal dahil napaka-importante ng karapatang mga ito na kahit anong magkakaroon ng chilling effect na tinatawag ay ipinagbabawal. Alam niyo yung nangyari doon sa kaso ni Frank Chavez, ito yung matapos ang Hello Garci tape, no? At nagkaroon ng direktiba ang dating Secretary of Justice Gonzales na bawal daw sa mga media outfit na ipa-play sa ere ang Hello Garci tape. At nagkaroon ng kaparusahan. Anong sabi ng Korte Suprema? Sa isang demokrasya, importante ang debate, importante ang diskusyon, importante magkaroon ng malayang merkadong ideya. Dahil sa pamamagitan ng malayang merkadong ideya, nagkakaroon ng opinyon ng taong bayan na pinagsama-sama ay napakalakas na sandata para pong magkaroon ng responsabling gobyerno. Lahat po tayo naghahanap ng solusyon sa ating problema. Wala pong isang tao na may monopolya. Hindi lang po si Speaker, hindi lang po ang Kamara de Representante ay may solusyon sa problema ng bayan. Pati po tayong mga ordinaryong mga mamamayan, nagbebenta ng sa malamig, nagbebenta sa palengke, lahat po tayo, meron tayong karapatan magsalita dahil lahat tayo, meron tayong karapatan na sumapi sa debate sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. Fake news daw! Nasaan ang fake news? Hinihingan ng klarifikasyon. Hinihingan kung anong side niya. Bine-verify kung totoo nga, dahil kapag totoo, talaga naman po magagalit ang taong bayan sa panahon na kung ano-anong confidential fund na kinakailangan para labanan ng terorista ang CPP-NPA ay tinatanggal, baka totoo yung impormasyon na natanggap na napakalaki na ang gastos. Anong masama doon? Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SM9? Napakaliit naming broadcast outfit. Napakalaki ng inyong house media bureau. Napakalawak ng inyong network sa media. Magpakatotoo na tayo. Ang hindi ko nga alam, magkano'ng budget sa media relations ng Kamara de Representante, pero meron po yan. Bakit kayo matatakot ngayon? Bakit kayo magagalit ngayon? Nagtatanong lang naman kung totoo o hindi. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Ang tanong ko sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso, martial law na ba ngayon sa Pilipinas na bawal na magtanong? Nung panahon talaga ng diktadurya, hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang ganito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala. Panahon na po ng martial law yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin niyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa martial law at sinasabi niyo mas matindi pa ngayon ang martial law na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan nang gagaling sa taong bayan. Respetuhin niyo po ang mga tanong ng taong bayan, lalong-lalo na kung ang tanong ay tungkol sa kaba ng taong bayan. Wala pong masama doon. Sasagot lang naman po nang malaman ang katotohanan at nang magkahusga ang taong bayan. Dahil ang inyong pagkaluklok sa pwesto, yan po ay husga rin ng taong bayan. Hindi po papel ng media na purihin ang gobyerno.
ang papel po ng media magmasid, magbantay para sa taong bayan. Kaya nga po ang tawag dyan, Fourth Estate. Baka naman kasi akalain nyo, Fourth Estate, dahil yan yung subdivision sa Paranaque. Hindi po. Ang Fourth Estate, ng unang panahon, eh mga periodista ang nakatira dyan. Na sinimulan yan, yung dating periodista na si Mr. Rodriguez. Pero nakakalungkot po na kung kailan matapos ang ilang dekada nang naibalik natin ang kalayaan, matapos supilin ang ating mga kalayaan, parang sinusupil na naman ang kalayaan na mas matindi pa sa Marcelo. Bakit mas matindi? Kasi at least nung panahon ng Marcelo, dineklara ang Marcelo. Ngayon po, walang deklarasyon ng Marcelo, pero pinagbabawal ang pagtanong. May kapangyarihan po talaga ang Kongreso na mag-imbestiga. Pero pansinin niyo po ha, dalawang beses na pinawalang bisa ng Korte Suprema yung pamamaraan ng pagtatanong ng Kongreso. Nung una, yung pag-aresto, anong sabi ng Korte Suprema doon sa mga formal executives? Ang kanilang pag-aresto, labag sa salaging batas dahil hindi sila binigyan ng due process. Pangalawa, yung pagpapatawag ng mga sekretary sa panahon na merong pandemya at krisis, kinakailangan ang tanong meron pong relasyon sa isang panukalang batas na isinusulong ng Kongreso at dapat malinaw kung ano yung nais malaman ng Kongreso. Hindi po pwede na gawing witch hunt. At ang gaya na aking sinabi, hindi po pwede na gawing ang isang congressional hearing na pamamaraan para magkaroon ng chilling effect on the exercise of freedom of expression. Alam niyo po, buong buhay ko eh, linaan ko na dito sa kalayaang ito eh. Ito pong dahilan kung bakit halos lahat, hindi naman halos lahat, napakadami mga periodista ang binigyan na natin ng libreng depensa sa libel. Bakit? Dahil nagpunta na po tayo sa UN Committee on Human Rights, nakakuha na tayo ng desisyon na ang criminal libel ay salungat sa kalayaan ng malayang pananalita. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po'y tumayo bilang private prosecutor sa mga napatay ng mga mamamahayag sa Maguindanao Massacre. Dahil pag pinatay ang isang mamamahayag, pinaslang mo rin ang kalayaan ng malayang pamamahayag. Yan po ang dahilan kung bakit hindi lang dito sa Pilipinas, kundi ang mga bloggers sa Myanmar, sa Thailand, sa Vietnam. E binibigyan po natin ng remedyo dyan sa UN Committee on Human Rights. Dahil sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, napakalaki ng binibigay na importansya sa karapatan ng malayang pananalita. Dahil nga po bilang mga nilalang ng Panginoon, lahat tayo dapat mapakinggan. Tignan niyo po ang mga naging komento ng netizens dyan sa hearing ninyo. Hindi po pwede naghaharing uri. Hindi po pwede na ipapakita ang paglabis sa kapangyarihan. Hindi po pwede na pati background ng mga abogado eh sinasalsal nyo. Ano ba ho talaga ang gusto ninyong malaban sa investigasyon? Kung ang gusto ninyo, ang pinag-aaralan nyo ay yung pag-revok ng prangkisa, kapangyarihan nyo po yan. Pero kinakailangan, sumapi ang Senado dahil dalawa naman pong kapulungan ang ating Kongreso. Ano po ang intensyon ng legislative inquiry? Dahil kung yan po ay takutin at supilin ng SMNI, that is patently unconstitutional. Hindi po ako nagsabi niyan. Korte Suprema, Chavez versus Gonzales. Wala po tayong personal opinion dito dahil lahat ng sinasabi natin, desisyon na ng Korte Suprema at yan naman pong maganda sa isang demokrasya. Kung sa tingin nyo makapangyarihan kayo, ang kapangyarihan nyo meron pong limitasyon. Yan po'y nanggagaling sa saligang batas, lalong-lalo na yung Bill of Rights. Yung Bill of Rights po yan, yung mga karapatang binigay sa taong bayan, yan po'y garantiya na kahit anong mangyari, hindi po pwedeng mapagkait sa taong bayan yung mga karapatan na yan. Kaya mga kababayan, nakakabahala po ang mga pangyayari. Sumuporta po ako sa unit team kay Presidente Bongbong Marcos at kay Inday Sara Duterte dahil ako'y naniniwala na ang Bongbong Marcos po, ang ating presidente, ang kanyang misyon, baguhin ang imahe ng pangalang Marcos. Alam po niya na nadungisan ang pangalan ng kanilang pamilya dahil sa kasaysayan.
at sigurado po ako na humingi siya ng pangalawang pagkakataon para maituwid sa kasaysayan ang lugar ng pangalang Marcos. Pero kung kayong mga di umano'y kakampi ng presidente, kayo pa ang nagbabalik ng panahon ng martial law, hindi po mangyayari yan. Pero ako po, patuloy ang paniwala ko na ang Presidente Marcos nais niyang maituwid, nais niyang malinis, nais niyang magkaroon ng isang posisyon sa kasaysayan ang pamilyang Marcos na maaalala bilang minahal ng bansang Pilipinas. At ang ginagawa ninyo po, yan ay taliwas sa nais makamit ng ating presidente. Tama po magpalakas sa speaker. Lalong-lalo na hindi pa aprobado ang budget bill. Pero ang speaker po naging president, naging speaker dahil inendurso naman ng presidente. Tignan ninyo kung ay inyong ginagawa ay nakakabuti para sa presidente. At habang kayo po'y nanunupil ng karapatan, maaalala ng tao nung minsan meron din kapangalan na Marcos na sinupil din ang karapatan pantao ng napakarami. Isipin niyo po, ito ba ay pabor o masama para kay presidente? Pero kung pagbabatayan po natin ang reaksyon ng mga netizens dyan sa napanood na hearing sa Kongreso, hindi po yan nakabuti kay presidente na para bagang bumabalik tayo sa panahon ng martial law. Attorney. Sa na partner, sir. Okay lang, no problem. Pambungad pa lang eh. Mahirap na naman. Ikaw talaga ha? Palagi ka na lang, alam mo kung paano talaga matitrigger ang high blood pressure. Para bumaba muna, attorney, eto muna, dadagdagan pa ni Jay. Ito muna, attorney. Nagbigay ng reaksyon ang mga legal counsel ng Sunshine Media Network International, SMNI, kaugnay po sa mga resolusyon na inihain sa Kamara laban sa TV network. Narito ang aking balita. Medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Ito ang pakiramdam ng legal counsel ng SMNI na si Attorney Rolex Suplico kaugnay sa mga resolusyon na inihain sa Kamara laban sa TV network. Isa si Attorney Suplico sa mga humarap sa pagdinig nitong Huwebes, Nobyembre 30 sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises na pinamunuan ni 2nd District Paranaque City Congressman Gus Tambunting. Siyempre, papatawag ka dito yung mga congressmen yan eh. Mga leaders yan ng ating bansa. Mga powerful persons yan dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos papatawag ka dito. In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suarasug? Kasama din sa mga legal counsel ng SMNI na humarap sa pagdinig si Attorney Mark Tolentino. Anya, welcome para sa kanila na sagutin ang mga alegasyon laban sa SMNI. We feel motivated. Naipakita namin na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we are feel motivated, we are inspired, lalo na sa mga televiewers namin na to prove that truth matters. Yung motto namin na ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment. Kasi yung harassment, the word, maybe may harassment or not. But sa amin, we consider it as an inspiration and challenges na lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, hindi lang SMNI kundi ang interest ng bayan, lalo na ang malayang pamamahayag ang ipinaglalaban ng TV network. Bigyan yun, but of course, right naman nila yan, power nila naman yan, discretion naman nila yan. So we are here, di naman namin control kung ano yung ginagawa nila. We are here to defend Suarasug Media Corporation. And of course, not just Suarasug, but the interest of the public, particularly the freedom of press and the freedom of expression of the Republic of the Philippines. Sa tanong kung ang nasabing pagdinig sa Kamara ay politically motivated, ito ang sagot ng mga abogado ng SMNI. Posible, meron o wala. Sa amin, opinion lang namin to, but I think mas maganda sila ang tanungin nyo kung may political motivation ba silang gagawin, may harassment ba sila, I think sila dapat sumagot niyan, hindi kami. After all, sila ang mga politiko, hindi kami.
Tatlong House Resolutions ang tinalakay nito Huwebes. Kabilang dito ang HR 230 na inihain ni ACT Teachers Partidist Representative Franz Castro, HR 1428 ni Gabriela Partidist Representative Arlene Brosas, at ang reklamo ni Quezon Congressman JJ Suarez tungkol sa aligasyong maling ulat laban sa House Speaker. Inaasahan na sa araw ng Martes, sa susunod na linggo, ay ipagpapatuloy ng nasabing komite ang pagtalakay sa mga nasabing resolusyon laban sa SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Samantala, sinagot ng Kamara ang issue sa umano'y 1.8 billion pesos na travel expenses ng Office of the Speaker. Mismong si House Secretary General Reginald Velasco ang naglinaw na hindi 1.8 billion pesos ang travel expense ng Office of the Speaker. Ayon kay Velasco, may git 4 na milyong piso lamang ang nagastos ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. For the office of the speaker, no, these are the staff members of the speaker who accompanies him to in all his foreign trips. The total expenses of the office of the speaker from January to October this year, 2023, is 4,347,712.58 pesos. Mahigit naman sa 35 million pesos ang nagastos sa lahat ng official trips ng mga kongresista. Sa kabuuan, inihayag din ng Kamara ang gastos sa foreign trips nila ngayong taon. The total for all, no? Office of the Speaker and the House Secretariat and the members of Congress who go on official trip, 39,605,123 pesos and 61 centavos. Samantala, matatandang tinatanong sa programang Laban Kasama na ang Bayan sa SMNI kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ng Kamara. Nilinaw naman ng SMNI na hindi akusasyon, kundi nagtatanong lamang ang isa sa mga host ng programa na si Jeffrey K. Eric Celis kung totoo nga ba ang issue. There was no allegations about the 1.8 million billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but given about it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Dahil sa paglilinaw, sa hearing aminado naman si Ka-Eric na hindi tugma ang datos ng kanyang source sa sinasabing ginastos ng Kamara. We are now very enlightened. Thank you so much, Your Honors, na sinabi po dito na less than 5 million pala yung expenses ni Speaker Martin Romualdez at yung buong House of Representatives ay nasa 35 million lang. Okay, yan. Okay. Yan, attorney. 39 million pesos lang more or less ang nagastos sa kabuuan na yan. Kasama na ang Office of the Speaker at sa kabuuan ng mga kongresista at hindi 1.8 billion pesos. Mahirap bang gawin yun, nasagutin ang tanong? Nahirapan ba sila ron? Meron bang ginawang extraordinary para magkaroon ng sagot? Ang punto, anong sama sa isang demokrasya na magtanong, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa paggagasta ng pondo na galing sa kaban ng bayan? Napakadali sumagot. Anong problema? Oh. Isang tanong, isang sagot. Yes. Pero meron na naman tanong. Eh, bakit ang budget ninyo for travel expense ay 2 billion? Ang totoo po niyan, kada month, kada buwan, lahat ng kongresista, at ako po'y galing doon, kaya alam ko, eh merong traveling expense every month. Kaya meron silang line item na 2 billion. So, hinihiwalay pa yung special travel bukod dun sa traveling allowance ng kada congressman na 2 billion. So linawin lang, hindi yan gastos ni Speaker. Gastos yan ng institusyon. At hindi ko po kino-question yan ha, kasi nga, abay, siyempre,
kongresista ka, galing ka ng probinsya, lilipad ka, alam ka naman maubos ang sweldo mo na ang gagastusin mo ay yung sweldo mo. Dapat talaga merong allowance na traveling. Pero, yun nga po ang punto. Wala pong problema kung sasagot lamang. Yes. At definitely, hindi po kasalanan sa isang demokrasya na magtanong. Pwede pong magtanong. Isa pa, attorney, ang programang ano, laban kasama ang bayan, kaya nga, kasama ang bayan. May nag-info kay Eric at nagpapatanong kasi nga, ang context doon, may in-interview si Ka Eric, si Sir Greco Belhica. At nagpapatanong tungkol doon sa travel expense ng speaker. Pero ni-insist pa rin doon sa pagdinig. Hindi lang kasi binigyan ng pagkakataon na ipakita yung video attorney sa lahat ng mga nandoon para at least at mga mamamayan din makita nila para mabigyan ng linaw kung ano ba talaga ang kompletong konteksto ng pagkakatanong ni Ka Eric. Pero ini-insist ni Quezon Congressman Suarez na hindi tanong kundi statement. Ano bang magagawa mo doon? Yun naman ang tanong ko. Bakit hindi yung pinakita ng makita ng taong bayan kung ano talaga yung tanong? Masama bang makita ng taong bayan? O bakit? Dahil makikita niyong katotohanan na walang paratang kung hindi tanong lamang ang nanggaling kay Ka Eric. At ang isang tanong, dapat sagutin lang. Hindi po pwede ipagbawal sa demokrasya ang tanong. Kung kayo po ay tutul sa pagtanong sa isang demokrasya, umalis po kayo ng Kongreso. Dahil ang Kongreso binuo yan dahil nga po sa demokrasya. Huwag niyo pong labanan ng demokrasya dahil ang pagtanong po, karapatan. Pati si Sas Rogando Sasot ay nagtatanong, attorney, ha? Nagtatanong ito. Kasi sa gaad daw ng 2023, 2 billion, more or less yata, ang budget para sa travel expenses. Yun nga yung sinasabi ko. Kada buwan yan, meron travel expense na binibigay sa mga kongresista. Doon siguro yun, kaya naging 2 billion. Pero, na kinakailangan naman. Oo. So, ang sinasabi nila na 40 million lang ang gasto sa speaker, bukod pa yun doon sa traveling expense ng congressman. Mm-hmm. Kasi para sa lahat ng congressman yan, 300 congressman naman yan. So, modest amount naman yan. Ang sabi naman, 4 million lang ang nagastos daw. Hindi 4 million, di ba 40 million? 40 million, oh. Kasama na ang iba pang mga congressman. Ah. Kay Office of the Speaker, 4 million lang daw. Sa kabuuan, more or less, 40 million. Oo, okay. Pero alam nyo, ano yan ha? Baka nagbago ng patakaran. Kasi nung dati na ako'y kongresista at sumasama kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ha? Ang malilibre lang doon, pagkasakay ka nung PR-001. Pero, ang hotel mo, bayad ka ng sarili mo. Hindi po pwede na i-charge sa Malacanang, no? Hindi ko alam kung talagang 4 million lang sa dami ng mga biyahe, no? Ang tanong ni ano, kung 40, more or less 40 million lang at patapos na yung taon, bakit daw humiling ng 2 billion pesos ang budget na nakalaan, ha, para sa ano? Para sa 2023 na travel expense sa buong House of Representatives. De, kaya nga sinasabi ko, yung travel expense sa 2 billion, yan yung binibigay buwan-buwan. Meron talagang binibigay kasi may MOOE yan, merong travel, may maganyan yan. Isang buo yan, tapos ibibigay na cash nga sa mga congressmen. Attorney, doon sa pagdinig, kasi ini-insist talaga na patanong yung pagkakasabi ni Ka Eric, pero hindi pa rin baga gusto pa rin nga sabihin statement lang. Ito yung sinabi ni Representative David J.J. Suarez. Sabi niya, ang ginawa lang daw po nila ay nagtatanong, but in any responsible media practitioner, if given an information, would first validate that information before they go out on public. Dahil live stream to, attorney, sa programang Laban Kasamang Bayan. Anong masasabi mo doon? Well, ang mali po, kapag nagparatang ka, pero kung ikaw nagtatanong, nag-iimbita ka ng sagot. Wala pong pinagbabawal doon at hindi po irresponsable yun. Lalong-lalo na, ang programa naman na komentaryo. Yes. Hindi naman yan news. Yes. Ibahin nyo po kapag straightforward news at commentary. Pero whether be it news or commentary, hindi po pwedeng supilin. Dahil hindi po kapangyarihan ng Kongreso ang magbigay ng kalayaan. Ang nagbigay po niyan, taong bayan sa pagbibigay ng kanilang ratifikasyon sa ating saligang batas. Nagtatanong ang ating mga kababayan din talaga kahapon, lalo na sa ano, no, dahil hiniling ni Attorney Mark Tolentino, meron silang daladalang flash drive na may play.
para makita ng lahat ng mga nandoon din, dahil nandoon din yung KBP, nandoon din yung MTRCB at iba pa na hindi pa nakakita na maiplay. At ang ginigit naman din kasi ni Ka Eric na yung tingnan yung buong konteksto ng pahayag, kung ito ba ay nag-conclude na siya or nagtatanong or nag-i-inquire kung totoo nga ba ito at pwede bang maipaliwanag kung totoo, at kung hindi man maibigay yung katotohanan doon sa sinasabing bilyong piso na travel expense. Pero hindi pa rin na-play, no, during that time sa pandemic. Yun nga eh, anong masama doon nang makita ng taong bayan at ang ibang mga kongresista kung anong pag-uusapan? Paano ka mag-iimbestiga na hindi mo alam kung ano iniimbestigahan mo? Hello, di ba naman? Oh, bakit ganun? Eh, ibig sabihin, wala talagang due process na ibinigay sa SMNI. Kasi ang due process means dapat pakinggan ka. Paano ka pakikinggan kung ayaw mong ipakita kung ano yung pangyayari na iniimbestigahan? Di ba po? Common sense. Sabi mo, nagkalat ng fake news. Ipakita natin nasa ng fake news. O ngayon, ipakita natin ngayon nasa ng fake news. Pakita natin ngayon ang ayaw nilang ipakita. 'Di ba? Nang maghusga ang taong bayan kung talagang fake news ba 'yan o lehitimong tanong na nanggagaling sa isang ordinaryong mamamayan. Okay. Ayan, attorney, nasa unang bahagi pa lamang po tayo ng ating programa, mga ka-partners, at mamaya marami pa tayong pag-uusapan. Break lang muna tayo at magbabalik ang Pulso ng Bayan. Na po na umaga, mga ka-partners, magbabalik po ang Pulso ng Bayan. Kasama pa rin po ang spokes ng Bayan Attorney Harry Roque. Ayan. So ano ba ang Pulso ng Bayan ngayon? Basahin nga natin ilang mga comments ng ating mga texters, dahil after all, we are Pulso ng Bayan. At ito po ang inyong pulso. Mm-hmm. Sabi nito ni Virgilio Mirador, sana lahat ng mainstream media ay tulad ng SMNI na nagsasabi ng totoong balita para sa kapakanan ng bansa, di kapakanan ng mga politikong trapo. Mabuhay ang SMNI, nag-iisa na tagapagbalita para sa bayan. Okay, sabi naman na dito, tingin nyo ang administration ngayon ay mas worse sa Pinoy administration? Kasi ang president nasa Congress, na akala ko nasa Malacanang. Nagtatanong lang naman po, sabi ni Florilis. Naku, lagot ka, baka maimbestigyan ka. Bawal magtanong. On the spot, attorney. Ayan, sabi naman dito, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, nakalive din po tayo sa Sunshine Media, sa YouTube channel po yan, at maging sa DZAR at sa Facebook page din natin sa Pulso ng Bayan at ang Facebook page din ni Attorney Harry Roque. Attorney, sabi naman dito sa Sunshine Media YouTube channel ng ating mga kababayan, ayaw tingnan ang buong context ng pagsasalita ni Ka Eric sa video dahil lalabas ang totoo na nagtanong lang ang taong bayan kung totoo o hindi ang 1.8 billion, sabi ni Senyor Wak dito sa YouTube channel. Alright, sabi naman dito ni Lonsky, huwag na tayong bumoto ng congressman next election. Ganun na naman po. Mawawalan tayong representante, lalo-lalo na pagdating sa pantao ng budget. No? Ayan, sabi naman dito ni September Vlog, bakit tayo walang code of ethics? Pwede ba nating sabihin na in the air kahit di true? Pwede magtanong, attorney. Oo, kasi meron kasing source. Oo. Diba? So, dahil dun sa pangyayari, hindi na pwede magtanong ba? Meron pa pong isang issue, ha? Meron po tayong batas na nagbibigay proteksyon sa lahat ng mga mamamayag na hindi i-reveal ang kanilang sources. Bakit po? Kasi kapag na-reveal ang sources, magkakaroon ng banta sa buhay ng mga sources, wala na pong magiging source. E napaka-importante po ng mga sources, lalong-lalo na kung ipararating sa atensyon ng publiko ang mga bagay na hindi dapat nangyayari, no? Kaya nga po, kapon, kahit anong gawin nila, kahit ipakulong pa nila sa Eric, ipalalaya po yan sa pamamagitan ng habeas corpus, dahil kung ang basehan ng kanilang pagkakakulong sa Ka Eric ay yung refusal to reveal the source, dahil nandyan po yung Soto law na tinatawag. Yung Soto po, hindi po si Senator Soto ngayon, ha, kundi yung kanyang mga ninuno. Parang lolo po ata niya yon, na nagbibigay nga po ng proteksyon sa mga mamamahayag na hindi po pwedeng isa publiko, hindi sila mapipilit na isa publiko ang kanilang mga sources. Batas po yan. E di kung gusto ng Kongreso, i-repeal nila yung batas na yan. Pero meron po talagang pundasyon yan, dahil importante na manatili ang anonymity of sources, na mabigyan ng lakas ng loob at tapang ang mga sources na isiwalat ang katotohanan.
Attorney, banggitin ko lang itong sinabi din ng chairperson ng Committee on Legislative Franchises na si Congressman Tambunting. The franchise of SMNI, Republic Act 11422 Section 4 states, as one of its terms and conditions, responsibility to the public, the grantee shall conform the ethics of honest enterprise and not use the station's facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misinterpretation to the detriment of the public interest. Well, una-una po, wala nga pong fake news, pagtatanong lang. Mm-hmm. Pangalawa, congressmen, congresswomen, ang dapat po talagang tumingin kung merong paglabag dyan sa Code of Ethics ay ang KBP mismo. Bakit ba binuo yan? Dalawa po yan eh. KBP para sa broadcast at saka yung meron silang council eh para sa newspapers. Para yung mga tao po na sa tingin nila eh biktima sila ng fake news or unfair coverage, merong mapupuntahang remedyo. So ang remedyo nyo po kung kayo ay nasaktan ng damdamin nyo dahil sa isang tanong, dun po sa KBP, hindi po sa Kongreso. Kaya po binuo yan yung KBP at saka nakalimutan ko na yung Philippine Press Council ba yun o Philippine Press Institute, kaya po binuo yan para meron pong mekanismo na gawing responsable ang media dahil kapag gobyerno po, gaya ng Kongreso ang maghimasok dyan, yan po ay prior restraint or subsequent punishment. So kinakailangan self-regulatory bodies para hindi po mabansagan na nanunupil ng kalayaan. PPI pala yun sa dyaryo at saka KBP sa broadcast. So magsapa po kayo ng kaso dyan. At meron naman po yung mga proseso na ipapairal no, para malaman kung meron talagang breach of the Code of Ethics. Sabi naman na dito ni William, gagawa ko ng t-shirt, free speech, bawal ba magtanong? Oy, maganda nga yan. Pahingi nga, pero triple X ako ha. American style ha, baka mamaya naman Asian style yan eh. Alam mo naman ang triple X, baka sa binti ko lang yan. sabi ni Leonor, salamat Attorney Harry, and nasa likod ng SMNI, lumalakas po ang loob ng mga Pilipino. Huwag po kayo magpapasupil, ha? Yan ang gusto nilang mangyari. Alam mo, sa haba ng aking career na kung saan itinataguyod ko itong karapatan ng malayang pananalita at mamahayag, isa sa pinaka-colorful na aking naging kliyente, si Jake Makasait, na sumalangit na, no? Mm-hmm. Pero siya yung founder ng Malaya, na talagang panahon ng martial law, talagang yan po'y nanguna sa tinatawag na mosquito press. Yan po yung nagsimula siya as alternative media na parang bawal basahin ng malaya, no? Kaya ang tawag sa kanila, malaya. Abay, ang sabi niya, ay nako, every time merong conviction sa libel, I wear it with a badge of pride. Eko naman, sir, if you will wear it as a badge of pride, bakit pa ako magpapapagod? Nadidepensahan sa libel. Di ba confession of judgment na lang tayo? Well, siyempre, hindi naman po. Dahil ang batayan talaga para ma-convict for libel, kung meron kang actual malice. Ano ibig sabihin ng actual malice? Mm-hmm. Yung pagpapakalat ng lantaran na alam mong kasinungalingan. Mm-hmm. So yan po talaga ang batayan. Nagpakalat ba ng isang impormasyon na alam ni Ka-Eric na talagang ito ay pawang kasinungalingan lamang? Mm-hmm. Paano siya maglalantad ng ganyang kasinungalingan? Ang tanong nga niya paki-verify po. Dahil ito po ang sabi ng source. Mm-hmm. Di ba? Sa pa-attorney, dapat magbaguhin na lang. Kasi sinasabi natin sa report, hindi yung report, commentary po yun ni Ka-Eric. At may nagtanong lang naman at siya ang nagtanong. Kasi sinasabi na ang ibig sabihin nito, na kung ang taong bayan mismo, attorney, magme-message sa'yo ngayon, may tanong, bawal na ba? I-airin natin? Ayan nga po ang epekto nito eh. Nagkakaroon ng chilling effect. Oh. At dapat nga po, hindi dapat ganito ang ginagawa ng Kongreso. Alam naman nila kung anong batas dahil sila ang gumagawa ng batas. Pero, siyempre, alam mo na, ang Kongreso, lalong-lalo na Kongreso, no? Talaga utak langgam yan. Nagkukumpulan sila para protektahan. Lalong-lalo na ang speaker nila sa panahon ng budget season na alam nila, pirma ng speaker, extra budget for the district. Naintindihan naman po namin yun. Hindi namin pinagkakait sa inyo yun. Ang sinasabi lang namin, meron pong mas importanteng pulisiya na dapat itaguyod. Ito po ang demokrasya na nayuyurakan po kapag sinusupil natin at tinatakot lalong-lalo na ang mga mamamahayag at media practitioners doon sa kanilang kalayaan na magsalita.
Dito tayo sa disclaimer, attorney, dahil isa ito sa mga natalakay din doon sa pagdinig. Sinasabi ni attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng SM9, there is a disclaimer of SM9 that any statement made by the anchors are not the official stand of SM9. Yan po yung pinapakita natin. Pero sabi po ni Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel, yes, although it might not be your official stand, but still, you are the franchise holder and you are responsible for the provisions stated in your franchise. The news report shall be factual, so kailangan ay factual yung report nyo. Now, aside from that, only news that can be attributed to a source shall be aired. So kung ganun, kung wala kayong source, gawa-gawa lang niyo yon. So in short, it is very clear na ginamit lang yung SM9 to have a smear campaign against Congress. Ay ang dami niyong violation, Broadcaster's Code, yung Section 4. So that is why I insist that this committee should call or invite or require the attendance of two anchors. Yan. Kaya after that, tinawag yung dalawa anchors, si Ka Eric at si Doc Lorraine Badoy, attorney. Well, kaya nga po yan yung talaga sinasabi ng Chavez. Yung pagpaparusa, subsequent punishment, yung panunupil, prior restraint, lahat po yan pinagbabawal. Dahil yan po ay magdi-discourage, mananakop, magbibigay takot para tayo po ay magkaroon ng malawakan, masiglang debate sa mga issue na nakakaapekto sa ating bayan, lalong-lalo na pag ito ay tungkol sa pera na binabayad natin galing sa VAT at galing sa ating income tax. Pero attorney, may pananagutan pa rin ba yung network kahit na may disclaimer sa isang programa at yung isang anchor tulad nga ng ginawa ni Ka Eric ay nagtanong lamang at ngayon may pinatawag dahil diyan sa camera? Ang punto ko nga, walang pananagutan kung ikaw ay nag-exercise lang na iyong karapatan. Full stop. Walang pananagutan yan. Kung merong breach of code of ethics, hayaan yung KBP ang mag-ayos dyan. Sila magpapataw dahil merong ang self-regulatory body dyan. Nasaan ang paglabag, nasaan ang pag-violate ng franchise na wala namang factual statement? At saka talaga, iba ang komentaryo, iba ang news. At talaga pagdating sa komentaryo, yan ay kabahagi ng debate na sinasabi talaga ng korte na kinakailangan robust, uninhibited. No holds bar, ang sabi ng Korte Suprema. Kinakailangan lahat ng debate doon sa paggagasta ng pondo ng speaker, no holds barred. Dahil yan po ay para sa kapakanan ng publiko. O eh, bakit nyo susupilin, di ba? Yun ang ibig sabihin ng robust, uninhibited na nasa decision po ng Korte Suprema ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sabi dito ni Mark Attorney, bakit daw hindi pinlay yung ng Congress yung video ni Ka Eric? Eh siguro ayaw nilang makita ang katotohanan, 'di ba? Yun lang ang akin na naiisip. Oh. Eh alam mo, hindi naman tayo nagsasabi na number one tayo sa rating. Hindi naman ang sinasabi ng lahat ng tao na panuod si Ka Eric. Kaya dapat sa investigasyon, dapat ipinilay. Paano ka mag-iimbestiga na hindi mo napiplay? That is even a violation of due process. Dahil sa iyong pagdinig, dapat malaman mo kung ano talaga nangyari. Bakit hindi nila pinakita? Kung makarating yan sa Supreme Court, nakaw! Ano na naman yan? Sermon na naman sila ng korte. Eh yung Senado nga, mga senador na yun, ha? Mas maraming staff na nagbibigay ng legal advice. Dalawang beses na nasermonan. Ngayon lamang, ha? Itong taon pa lang na ito, dalawang beses na silang nasermonan. So, merong kapangyarihan ng Kongreso. Pero ang sabi ng Korte Suprema, kinakailangan yan, wala rin karapatan na malalabag. At pagdalabag yan, miski ikaw ay merong plenary powers para mag-investigate, sasabihin pa rin ng Korte Suprema, dahil trabaho ito ng Korte Suprema, na linalabag ng Kongreso ang saligang batas. Doon sa